Say hello to my little friend! Welcome sa Clark TV. Cute. Yan ang salitang ginagamit natin pag naglalarawan ng isang bagay, tao o hayop na talaga namang nakakapukaw ng atensyon. Kapag din sinasabi natin cute, ang ibig sabihin ay maliit sila at hindi nakakatakot ang kanilang physical appearance katulad ng mga sanggol, mga tuta at maliliit na mga laruan. Madami ding mga cute na mga hayop at sa unang tingin pa lang ay paniguradong di natin mapipigilan ang ating sarili na pagmasdan sila. Baka nga sa sobrang cute nila ay hindi rin natin mapigilang lapitan sila, hawakan at kurutin. Ngunit alam nyo ba na hindi lahat ng cute ay nakakatuwa? Kahit sa sobrang nakakaakit ang kanilang panlabas na anyo, ay dapat din tayong maging alerto dahil sa katotohanan ay napakadelikado nila. Sa sobrang delikado nila ay maaari kang mapahamak o kaya naman ay bawian ng buhay. Sa isang salita, pwede natin silang tawaging mapandin lang dahil sa napaka-attractive nilang panlabas na anyo, ngunit di kagandahang ugali. Kaya naman huwag kayong magpapadala agad sa napaka-fluffy nilang balahibo o mapupungay na mga mata dahil baka ito pa ang maging dahilan ng iyong kapahamakan. Handa na ba kayong malaman kung ano ang mga hayop na ito? Kung oo, ay atin ang alamin ang 10 cute na hayop pero delikado. Part 2. Number 10. Platypus. Napaka-cute ng mga platypus, lalo na kung napanood nyo na ang cartoon na Phineas and Ferb. Ngunit alam nyo ba na ang duck-billed platypus ay nagpuproduce rin ng venom o lason? Oo, tama kayo nang narinig. Ang mga cute na platypus na ito ay may lason at ito ay lethal o nakakamatay. Ang kagandahan nga lang ay wala pang naitatalang kaso na may napatay na tao ang mga platypus dahil sa kanilang lason. Dahil hindi naman sila masyadong nakikisalamuha o nagpapakita sa mga tao. Ang mga venom glands ng mga platypus ay nakakakonekta sa kanilang spurs na matatagpuan sa bawat paan nila sa kanilang likod. Ang spur na ito ay mukhang nakakatakot na claws o mga kuko na matatagpuan lang ang mga ito sa mga lalaking platypus. Mas madaming nagagawang lason ang mga lalaking platypus tuwing breeding season at iniisip ng mga mag-aral na kaya ganito ay upang mas maprotektahan nila ang kanilang teritoryo at mas mapaglaban nila ang mga babaeng platypus. Umaatake ang isang lalaking platypus sa pamamagitan ng pagpapalibot ng legs nito sa kanyang biktima upang maitusok niya ang kanyang spurs dito at mailabas ang lason na laman nito. Ang lason niya ay kayang magpaparalisa ng kapwa niyang platypus at kapag tao naman ang nalagyan nito ay makakaramdam ang tao ng sobrang sakit na kahit ang morphine ay dito kayang pahupain. Kaya naman, kung makakakita kayo ng platypus, ay butihin ninyong lumayo-layo na sa kanilang mga paa sa likuran. Number 9, Poison Dart Frog. Ang Poison Dart Frog ay miyembro ng Dendrobatidae family at isa sila sa mga palaka na may pinakamaganda at talaga namang nakakapukaw atensyon na mga kulay sa katawan. Ang kulay nila ay pwedeng dilaw, ginto, copper, pula, asul, berde o itim at hahalo-halo ang mga ito sa kanilang katawan na gumagawa ng magagandang disenyo. Ang kanilang mga kulay ay isa sa kanilang defense mechanism upang hindi sila lapitan ng kanilang mga predators at ang taktikang ito ay tinatawag na aposematic coloration. Kung tayo ang nakakita sa kanila ay tiyak na gugustuhin natin silang lapitan dahil sa kaakit-akit nilang kulay. Ngunit sabi nga nila, looks can be deceiving. Dahil ang poison dart frog na ito ay isa sa mga pinakadelikadong mga hayop sa buong mundo dahil meron silang sapat na lason upang makapatay ng 10 full-grown men. Number 8, Wolverine. Small but mighty. Ganyan kung ilarawan ang mga wolverine dahil kahit na halos kasing laki lang nila ang mga medium-sized dogs, kaya pa rin nilang atakihin at patumbahin ang mga mas malalaking hayop kaysa sa kanila. Katulad ng moose at mga bears, kaya rin nilang hilahin papunta sa kanilang teritoryo ang malalaking carcasses upang kanilang pagpiestahan doon at meron silang napakatibay at napakalakas na panga at liig na kayang ngumuya ng matitigas na mga laman ng buto hanggang sa bone marrow. Napaka-cute man nila at kanais-nais man silang ikadel ay napakapambihira din naman talaga ng kanilang lakas kaya naman huwag mo silang tangkaing lapitan kapag nakita mo sila. Number 7, Elephant. Tinawag na gentle giants ang mga elepante at talaga namang napaka-cute nila, lalo na ang kanilang mga supling. Ngunit huwag na huwag mo silang gagalitin dahil ang kanilang trunk at katawan ay nagtataglay ng pambihirang lakas na maaari mong ikapahamak
Tinatayang nasa 500 katao ang napapatay ng mga elepante sa bawat taon. Ngunit kaya lang naman ito nangyayari dahil sa lumalaganap din na pangaharas ng mga tao sa kanila. Hindi naman sila umatake kung hindi sila nakakaramdam na sila ay nasa panganib. Kaya naman kung makakakita ka ng mga elepante ay huwag na huwag mo silang tatangkaing saktan dahil susugurin ka talaga nila nang hindi nagdadalawang isip. Maliban dyan ay huwag mo ring lalapitan ng basta-basta ang isang bagong panganak na elepante dahil baka umandar ang motherly instincts nito. Number 6. Blue-ringed Octopus. Sa unang tingin ay talaga namang mai-inlove ka sa blue-ringed octopus dahil sa napakagandang kulay at disenyo ng katawan nito. Ngunit huwag kang basta-bastang magpapadala sa kagandahan nito. Dahil ang octopus na ito ay kayang-kaya kang patayin ng mabilis. Meron kasi silang lason na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa kemikal na tinatawag na cyanide. At kaya nitong pumatay ng humigit sa 26 na katao. Dahil dito ay tinagurian silang pinakamapanganib na hayop sa karagatan. Kaya kahit gaano pa man kaakit-akit tingnan ang mga octopus na ito at kahit gaano pa man sila kaliit ay dapat mo pa rin silang iwasang hawakan. Number 5. Cassowary. Napaka-cute ng mga cassowary dahil sa kanilang matingkad na blue na mukha. Pinsan sila ng mga imus at kagaya ng mga ito ay isa din silang mga flightless birds o mga ibong hindi nakakalipad. Wala silang lason gaya ng ibang mga hayop na atin ang tinalakay. Ngunit ang meron sila ay mga malalakas na paa na kayang sumipa ng malakas at pati na rin ang kanilang mga kuko. Kapag inatake ka nila ay para ka na rin inatake ng kutsilyo dahil ang kanilang mga kuko ay kayang magdulot ng mga malalang sugat kagaya ng rupture sa internal organs na maaaring magkaroon ng severe bleeding. Number 4. Hippopotamus. Napaka-cute din ang mga hippopotamus dahil sa kanilang matabang pangangatawan at siyang gugustuhin mong hawakan at ang napakataba nilang mga pisngi. Talaga namang nakakagigil sila. Ngunit kilala rin ang mga hayop na ito sa pagiging ill-tempered at aggressive. Napakalaki at napakalakas kasi ng kanilang pangangatawan. At meron pa silang malalaking ngipin at tusks na ginagamit nila sa pag-atake sa kanilang mga kalaban kabilang na ang mga tao. Miski nga ang kapwa nilang hippopotamus ay inaaway rin nila at ang mga anak nila ay madalas na nadadamay dito. Lubha pang ang nasusugatan o di kaya ay namamatay ang kanilang mga supling dahil sa di nila makontrol ang kanilang temper. Number 3. Hyena. Kilala ang mga hyena bilang mga villain sa sikat na palabas na Lion King. Mukha silang aso kaya naman nakakagigil din sila sa paningin ng iba. Ngunit alam niyo ba ay kilala sila bilang mga man-eaters? Oo, dahil kilala sila na umaatake ng mga tao lalo na kung mag-isa lang ito sa isang open space o di kaya naman kung natutulog ito sa labas ng mag-isa. Hindi naman umaatake ng basta-basta ang mga yena. Umaatake lang ang mga ito kapag alam nilang wala kang kalaban-laban at saka kapag nararamdaman nilang nasa panganib sila. Normally naman ay scavenger sila o kumakain lang sila ng mga patay na tao o hayop. Meron ngang tradition sa bansang Afrika kung saan pinapakain nila ang katawan ng yumao nilang kamag-anak sa mga yena. Number 2. Komodo Dragon. Ang Komodo Dragon ay ang pinakamalaking species ng mga butiki o lizards. Napaka-cute nila dahil mukha talaga silang maliliit na mga dragon. Ngunit alam nyo ba na mahilig silang mga ambush at ang kagat nila ay may taglay na napakaraming bakterya na kayang pahinain at pabagalin ang sino mang makakagat nila? Meron din silang laso na pinapatigil ang dugo natin sa pagkaklat. Kaya naman kapag nakagat nila tayo ay magdudugo lang ito ng magdudugo hanggang sa mamatay tayo dahil sa blood loss. Number 1. Stingray. Nakakatuwa ang mga stingray dahil para silang mga pakpak na lumalangoy sa karagatan at kapag binaliktad mo sila, makikita mo ang tila bang nakangiti nilang mga muka. Ngunit napakadelikado kung sila ay aatake gamit ang kanilang buntot. Malakas kasi ito at tila ba mga barbed wire na naglalaman ng lason. Umaatake lang sila gamit ang kanilang buntot kapag naapakan sila dahil mahilig nilang ibaon ang kanilang sarili sa sand ng dagat. Ikaw, nakita mo na ba sa personal ang mga hayop na ito? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. See you guys on the next video. Peace out! Mga pinakadelikadong nilalang sa Amazon Rainforest.
Number 10, green anaconda. Kung nasa kagubatan ka, hindi na nakakagulat kung may makita kang isa o dalawang ahas habang ikay naglalakbay. Ngunit paano kung makakita ka ng isang anaconda? Alam natin kung gaano kalaki at kadelikado ang mga ahas na ito mula sa mga pelikulang napapanood natin.